pinangunahan ng mga kababaihan mula sa iba't ibang progresibong organisasyon sa ilalim ng bandila ng Inabuyog Cordillera ang isang marcha sa Baguio City noong ika-9 ng Marso. Ang marcha na nakaangkop sa temang Cordillera Women, Rise for Ancestral Land, Food, Rights and Dignity ay kaugnay ng taunang paggunita sa International Working Women's Day. Sabay ng pagdiriwang sa kanilang mga tagumpay ay ang kanilang panata para sa lupang ninuno, karapatan, sapat na pagkain at dignidad sa harap ng patuloy na atake at pang-aabuso. Samantala, habang nagtitipon ang mga dadalo sa marcha sa may post office loop, biglang dumating ang mga pulis na naka-full battle gear. Ayon sa Inabuyog, may ahente umano ng pulis at militar na kumukuha ng litrato ng mga dumalo. Mariing kinondena ng alyansa ang insidente. Nabahala umano ang mga dumalo sa mga hindi uniformadong ahente at pulis. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng Inabuyog, "These PNP elements in full battle gear positioned themselves right next to the participants who were preparing for the parade, traumatizing further these women who are already victims of various human rights violations as a result of militarization in their own villages. The incident was disturbing and upsetting for these women, who were participating in a series of activities organized by Inabuyog Gabriela in Baguio City to celebrate the International Working Women's Day." Sa kabilang banda, noong ika-8 naman ng Marso, ay naglunsad ng exhibit ang mga miyembrong organisasyon ng Inabuyog sa People's Park. Pinakita nito ang kasaysayan ng pagkilos ng sektor ng kababaihan at ang oryentasyon ng alyansa. Nagtapos ang exhibit sa sama-samang pagsayaw ng 1 Billion Rising Dance na pinangunahan ng Inabuyog mula sa Universidad ng Pilipinas, Baguio. Nagsimulang ipagdiwang ng United Nations ang International Working Women's Day noong 1975. Noong 1977, nagpanawagan ng UN sa mga miyembrong bansa nito na ideklara ang ika-8 ng Marso bilang araw para sa karapatan ng kababaihan at pandaigdigang kapayapaan.